Click IB3 mga ka-Bek, is no power up lines method. Sige nga sir, passing light na. Sa MDL. Busina. Stop. So ito po yung switch niya, no? Power up lines method, no? Naka-high hazard. Passing light, headlight, saka yung MDL natin. Yan ang reading niya. Kita mo, sir? Reading. Working stable. Ganyan po ang power up lines, mga ka-Bek, is no. Ito, ilalabas ko sa inyo yung tutorial paano ginagawa itong power up lines method sa Click I-125 na version 3. Okay, salamat, sir. Shout out. Shout out po, BS Criminal 3. Okay, sorry. So mga ka-Bekis, Click I version 3 po na super fresh, super stock from Casa. Ito po yung masarap na binibiyak. Virgin na virgin, kailangan eh hindi ka masyadong pasok lang ng pasok. Pero ito eh talagang may mga nagtatanong na po nito sa akin kung parehas ba nang sa version 3. So ka-Bekis, may kaibahan po sa wiring orientation. Okay, ang pag sinabi ko po yung wiring orientation, yun yung pong function, yung pinuntahan ng wire. Kung dati ito na galing sa Lubao, napunta na ng Bataan diretso. Diba? Yung dating may tulay, nabago. So, yun po ang isabihin na wiring orientation na ine-explain ko sa inyo. So, ganito po, no. Kung mapapanood nyo po yung video ko na tutorial, paano i-power up lines, ang Click na version 2, ito naman po is yung Click na version 3. So, itong video na to, ka-Bekis, maiintindihan nyo to. Kung napanood nyo yung part 1, syempre sa Sinihan may ganun eh. Hindi ka lang pwede manood agad ng part 2, part 3. Kailangan mapanood nyo po yung unang version ko ng power up lines sa Click 125 na version 2. So, diretso na tayo ka-Bekis, no, sa papakita ko sa explanation. Tinanggal ko na po, no, para ipakita sa inyo. Ako, ito na ho. Ito ng motor na to ang nag-suffer. Virgin na virgin, pero pinagbibiyak ko. Pero ibabalik atin ulit na maayos yan. Para lang mapakita sa inyo at maituro at maibahagi sa inyo paano ang mag-perfect method ng power up line sa motor ng version 3 na Click. So si Ann, wala na po siyang black. Dati meron. So ang nangyari po dyan, ka-Bekis, so ganito pong gagawin nyo. Biluksan ko yung harness dito. Dalawa po yan. Yung isang black po na yan, pag hinatak ko, dito po yan para sa harap. At ito na bang pong isang to na pinutol ko na po, no? Dati nakadugtong yan. Dati sa isang video ko sa version 2, pag hinatak mo, sasusian yon. Ngayon, hindi na po sasusian. Pag hinatak mo to, dito po siya. Makita nyo, may bali dito. May mga sakit. Ibig sabihin, ito pong wire na yan, bumaba po yan papunta rito sa may fuse. Okay? Siya po ang nag-supply sa lahat. Umakyat, pumasok, at bumaba po yan hanggang dito. Yan. Ganyan po ako mag-wiring. Magaling ako maghanap ng mga dugtong-dugtungan. Makita nyo yung black? Ayan, ubugkusan. Iisa po yan, lahat yan. Sa likod, dalawa po ang bumaba. Papunta po sa plate light at papunta sa tail light. Dalawang wire po. Itong nilagyan ko ng marking, papunta po yan sa park light sa harap. Ito po. Yung isa naman po, papunta po yan dito. Naalala nyo sa isang video ko noon sa unang version 2 na Click? Ito pinapaputo ko sa inyo to dati, yung black na yan. Dati po yan, diretso po yan, di ba, sa susisian, nagsasaba. Yung isa dyan, ito po makyat. Kung hatakin ko, gagalaw. Ayan, o. So, ganun lang. So, ibig sabihin, ang kailangan kong hanapin ngayon sa mga itim na to, kung sino ang nag-supply sa kanya. So, ito nga po yon. Yung galing dito sa fuse natin, umakyat po, ito po, yung black na to. Yan, sa may cover na to, na puro tatlong white na sakit. Hindi po itong may pula, no. Ito po tatlong white na sakit. Okay? Umakyat po yan, yun na nag-supply sa kanya sa lahat. Fuse, umakyat muna. Umasok sa sakit na to. Lumabas dito sa pinutol ko na to. Bumaba po yan. Bago pumunta rito. Bago niya sinuplayan ngayon yung plate light, tail light, park light harap, busina, voltmeter gauge, etc. Lahat po na dumaan sa black wire na ACC line na to. So ano po ang gagawin natin? Since siya nga po ang nag-supply sa lahat, yung galing fuse, ayan po na, yung galing dito sa socket na yan.
Ayan. Pinutol ko siya. Okay? Ito pong pinutol ko na yan, mga kabekis. Pupunta po yan sa relay natin, sa power relay natin, ha? 85. Maliwanag po, 85. Ito po, katakatakin nyo. Dito po yan, no? Ayan. So, eto siya. Atakin ko ulit. Tingnan nyo, ha, atras. Ayan. Puputulin ko po ngayon yan. So, ayan. Pinutol ko po, no? Dito siya sa bugkusan. Pinutol ko. Atakin nyo ngayon. Okay na. Nahata ko na siya. Ngayon, eto na siya. Mahaba na yung wire, no? Ang gagawin ko po dyan sa pinutol ko na wire na yan, ito yung papunta sa gauge po, no? Sa taas. Lilipat ko siya ng pwesto dito. Yan. Sa mga socket na ito na puro puti, di ba may black dyan? Yan nga po yung galing dito sa fuse. So para may trabaho pa rin siya, hindi masayang yung power dito yung sa fuse na to. Siya po ngayon ilalagay ko dito sa black na to. Ayan, oh. Tatlong socket na puti, may black po yan, na solid black. Marami pong black yan, no? Pero tignan nyo po yung solid black. Ayan. At titignan nyo yung katutukan niya. Pag sinara ko to, yung black po rito ang katutukan niya. So, siya na yun. Itatap nyo po ito. Yung may pulang socket, yung katabi niya, yung puti, yung black na yan, papunta nga sa gauge. Itatap nyo po ito ngayon. Pinutol ko yan, no? Dito. Tatap ko yan dito sa black dito. Sa may socket na to. Okay? Pag di ko po tinap yan dyan, pinutol ko lang, walang supply ito. Okay. Bakit ko siya tinap dito, mga kabekis? Kasi nga po, yung black po na yan, yan po yung linya nang galing dito sa fuse natin. So, kasama pa rin siya. Yan, sa black na yan. Malinaw po, tap siya dyan. Then, ito, siya po yung umakyat na yan. Pinutol ko, ito. Ito nga, ito ang pupunta sa 85 ng relay. Okay? 85 or 86. Kahit ano po doon. Pero ako, as hell ko recording ako sa socket na ginagamit ko, ito po. 86, 85, kahit ano dyan. Dyan po siya pupunta sa coil ng isang relay natin. Then, yung kaputol po, dati yung magkadugtong yan, pinutol ko nga, yung kaputol po na yan, pupunta po dyan ngayon yung isang 87 natin. Ayan, yung sa baba, yung sa gitna. Ganun lang po ang power up niya. Tapos na po. Wala na pong gagalawin para sa click version 3 natin. Meron pa po ako. Ngayon may MDL po ito, no? Meron pa po ako isang linya. Ito po ipupunta sa switch ng MDL ko. Ito po. Diretso na po. Then itong isa, yung 86. Body ground, papunta sa battery. Okay? Ulit. Body ground. Yan muna. Tapos bababa sa battery. Then, syempre, may 30 to. Ito po. Pupunta muna sa fuse. 15 ampere na fuse. Tapos, pagagaling sa fuse, bababa po papunta ngayon ng battery. Maliwanag po ba? Ganun lang po kasimple. Gagawin ko po ngayon na iwa-wiring ko, then papakita ko sa inyo yung kabuuan nun. So, ganyan na itsura niya, mga kabekis, no? Kung titignan nyo, parang walang nangyari. Bumalik ulit sa ayos. Okay? Ayan, oh. So, asan yung pinutol ko rito kanina? Yung dito nga sa papuntang sakit, papuntang taas. Ayan siya. Ayan, nakikita niyo yung black na wire na to. Pinutol ko yan dito, hinatak ko, lumabas dyan. Then, kinaas ko po yan. Kasama po yan yung pinutol kong wire dyan kanina. Doon po siya kumonek. Okay, isabihin, nasa stock harness pa rin siya nakasama. Then, aakit po yan ito, papunta sa relay natin sa 85. Ito pong isa, yung kaputol nung kanina dito, paibuntang 87. Ayan, i-wiring ako na, hinabaan ko na, kasi na dito yung relay ko ilalagay. Hindi dyan, ha? Sinabit ko lang dyan para lumamig. Ngayon, joke lang. So, dyan yan. Okay? Ngayon lang po kasimple, mga kabeki. Tapos na. Kasara ko na ulit dyan. So, naka-power up na po yung buong linya. Balansi na. Ayan. Balik natin. Ayan na siya, as is. Parang walang nangyari. Kung lalagyan naman ng tie switch yung mga kabekis, padali nyo na rin masusundan yon. Pag-aralan nyo lang yung laro ng wirings. Okay? Balik sa stock.
Ganyan lang po kadali ang version 3. Para siyang one move checkmate. Power up kinds method. So shout out kay Sir, yung Jericho di mabuyo. Kita ka dito lang, madapdap, resettlement. Pasalamat tayo kay Sir at itong virgin-virgin na motor niya, yan. Naging sample natin para sa mga kaalaman na maituro sa inyo sa mga gusto mag-power up lines. Para hindi kayo naiirita na bumabagsak yung voltage reading nyo. Tapos umiilaw indicator nyo, nagdadrop, kada push start, etc. Para mag-balance yun, stable flow ang buong kuryente. Sa kagaya nito, naka-dual horn, may hazard, may MDL na ikakabit kay Sir. Then, kill switch o GPS saka kill switch. Advanced version 6, mga kabekis. So, sana tutunan nyo, mga kabekis, no? Becky Rex pa rin to. Lamang ang may alam para sa inyo. Good day and God bless, mga kabekis. So, galito yung kabuuan ng wiring niya, mga kabekis, no? On the click, V3. Same pa din. Kung paano pinapwesto yan, busina, MDL, power relay fuse, dyan pa rin. Yan. Protected, malinis, walang kalat, secured. Okay? So, si Sir nagpakabit din ng dala niya to. To. Switch na ganito. May hazard na sa amay passing. 4-click version 3 lang to, no, Sir? Yes, sir. Pang V3 lang to. Yan. So, ang passing nito is headlight lang nakabuild. Pero ako, ginawa ko, sinama ko yung MDL. Paano ko ginawa yun? Para sa mga naka-click version 3 na may ganito, naglagay po ako ng isa kong switching relay. Hindi ko siya dinirect, hindi ko siya i-denied lang. Kasi po, power appliance ang ginagamit ko. Sabi ko nga, ang power appliance kasi, kailangan nakabalanse. Hindi pwedeng magpa-passing light ako, tapos sa ACC lang kumuha to, pero yung MDL ko, naka-power appliance pumunta. Then, ipapassing ko siya. So, ang kailangan ko, kaya naglagay ako nito, ang pumasok sa relay na yan, yung common yan, galing po dito sa power up relay, power up lines. Then, trigger po ng coil niyan, dito po. Pinutol ko po yung, sa loob po ng wire nito, merong kulay blue yan. Red, white, saka may blue na wire. Pinutol ko po yun at ilagyan ko ng diode tig isa. Para kahit mag-headlight siya ng high beam, hindi mag-iilaw yung MDL niya. Vice versa, yung MDL niya, pag nag-high beam, hindi naman iilaw yung headlight high beam niya. So, may dahil sila tig isa. 2 amp lang yung sa headlight na stock, 3 amp po yung para sa MDL niya. 4 wires po ang gamit kong MDL, yung AES, 60 watts. So, kada passing niya, trigger lang kinuha ko doon para i-trigger to. Yung common pupunta sa normally open. Galing pong power relay. Okay, ganun po yan, no, mga kabekis.